Magkita na tayo. Ano man problema mo? Tama siguro mga sinabi naman ng basto sa'yo. Napa-hard to get ka. May asawa ko. So what was last night all about? Yung pagsayaw natin, pag-inom natin, yung mga linuloko mo ako na parang inaakit mo ako. Hindi ko sinasadyang masaktan ka. Hindi ako papayag na mawala ka sa akin, Sophia. Hindi ako papayag. Naon ba TV mo? Nasa news yung tinuluyan nating resort sa Bataan. Maricar? The patient suffered third-degree burn. We had to establish her ng mabilisan sa emergency room before she was brought to the operating room. What is this? Don't tell me you're planning to resign. As your boss, hindi kita pwedeng payagan. But as a concerned friend, I'd say go find your wife. Pakicheck naman ang mabuti. Oh. Ang sabi sa resort, dito din nalang biktima ng sunog. Doc, can I have a word with you? Yeah, sure. Gusto ko saan lang ilipat si Sandra sa ospital ng Manila kasi gusto ko siyang mabantay ng mga neurologist doon. With prolonged coma, she'll only get worse. That's right. Manila ang ospital na to. Yung kanya mga tinamong sugat sa kanyang katawan, we can address that, no? Pero itong head injuries niya ang kailangan natin i-address mabuti. Okay. Sige, ayusin ko yung transfer. Thank you. Doc, nagising na po yung pasyente sa ICU. Si Earl to. Naririnig mo ba ako? Sino ka? Nasaan ako? I'm Dr. Morales. You're in a hospital. I'm so happy. Nagising ka na. Anong nangyari sa akin? Sino ka? Hindi kita kilala. Hindi ko kayo kilala. Bakit ako nandito? Na-aksidente ka. Nagkasunog din sa resort kung saan tayo galing. Din nalang kita dito. Wala kang patandaan? Pangalan mo, natatandaan pa kung sino ka? Wala akong natatandaan. Ano nangyayari? Hindi ko specialization to. It is a very rare case. But I've seen this case once before. Amnesia? Naka-encounter na ako nito years ago. The patient went through a lot of tests just to confirm kung psychogenic amnesia. Kailangan makasiguro tayo, Doc. I'll have MRI conducted right away. Nalalaman natin kung may abnormalities ang kanyang brain. Gusto ko pa sana makapasok. Ano nangyari sa kanya? Siya ba hindi nalang niyo dito galing sa resort? What's her name? We're so sorry, sir, pero hindi po kami pwede mag-disclose ng personal information, lalo na po at mukhang hindi kayo related sa pasyente. Please, nakikiusap ako. Halos isang linggo na nawawala ang asawa ko. We have a 7-year-old daughter na hindi makatulog at laging umiiyak dahil hinahanap niya ang mama niya. I just need to know kung siya si Maricar Santos. Sir, Sandra Navarro po yung pangalan ng pasyente, hindi po Maricar Santos. Excuse me. Sandra Navarro.
Balita ko, hindi ka na nagpa-practice mag-play ng piano. Hindi ka ba happy? Nandito ako. Happy po. Niloloko mo naman ako eh. May happy bang nakaganyan? Nakasimangot? Kasi po, di pa rin umuwi si Mami. Pati si Daddy, umalis na rin. Iniwan na po ba nila ako? Hindi naman, Joanna. May inasikaso lang sila, Mami at saka Daddy. Kaya nga nila ako pinapunta dito eh. Pwede ba? Ako muna mag-aalaga sa'yo. Okay lang ba yun? Okay lang po. Love ko din po kayo. But I really, really miss my mommy. Ganito na lang. Pag namimiss mo si mommy, mag-play ka ng piano. Mm-hmm. Yung favorite song mo, i-play mo sa piano. Alam mo kung bakit. Po. May magic yun. Talaga po? Oo, may magic yun. Si Mami, kahit malayo, pag pinili mo yung favorite song mo sa piano, maririnig ni Mami yun. Alam mo, kung saan nanggagaling yung magic? Saan po? Dito. Diyan. Okay? Oh, ano pang gusto mo sabihin kay Mami? That I love her. How many times? 10 times, 10,000 times. Rico, kumusta ang lakad mo? Kumain ka na ba? Gusto mo paghain kita? Huwag natin. Si Joanna. Nakatulog na sa paghihintay sa'yo eh. Yung kay Maricar, may balita na ba? Wala pa rin eh. Pumunta ko doon sa resort na nasunog. Tapos pumunta ko doon sa ospital. Doon sa ospital may nakita akong pasyente na medyo critical yung lagay. At akala ko talaga si Maricar yun. Akala ko talaga yun yung asawa ko. Kaya, yun, pumunta din ako sa Zambales at nakibalita rin ako sa mga pulis. Nakibalita ko dun sa bus na sumabog at wala talaga eh. Wala pa rin lina kung nasa si Maricar. Bakit ba dun sa mga lugar na yun mo pinaghahanap ang kapatid ko? Ano bang iniisip mo? Patay na si Maricar? Buhay! Buhay, Rico, ang kapatid ko! Ligtas! Ligtas siya, Rico! Nagtatago siya kasi niloko mo siya, pero ligtas siya! Kasalanan mo lahat ng ito eh. Sa tingin mo ba nakakatulog pa ako sa gabi sa kakaisip sa kapatid ko? Yung anak mo, hindi mo ba naisip kung gano'n siya nangungulila sa nanay niya? Diyos ko, Rico, nagduro sa'yo mag-ina mo dahil sa kawalang hiyaan mo. Kaya wala akong pakialam. Wala akong pakialam kung paano mo hahanapin ang kapatid ko, pero hahanapin mo siya at iuuwi mo siya dito. Iuuwi mo siya ng buhay! Kumusta?
Kamusta pakiramdam mo? May naaalala ka na ba? Ayoko nito. Naguguluhan na ako. Hindi, relax ka lang. Kalmado ka lang. Hindi pa magaling mga sugat mo. Ano nangyari sa akin? Ano ginawa niyo sa akin? Nurse! Bakit ako ganito? Pati hindi ko kilala kung sino ako. Gusto ko malaman kung sino ako. Huwag galamin mo. Gusto ko malaman ang itsura ko bago ako nagkaganito. Gusto ko malaman kung sino ako! Sandali lang, nurse! Dito ako para ipaliwanag ang lahat. Please, kumalma ka muna. Kumalma ka muna. Yung mga sugat mo. Sandali gusto lang, sandali lang. Gusto ko malaman kung sino ako. Sandali lang. Ipapaliwanag. Nurse! Sino ako? Nurse! Gusto ko malaman. Gusto ko malaman kung sino ako. Sabihin mo sa akin kung sino ako. Kalmado ka na ba? Please, sabihin mo sa akin. Gusto ko malaman. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ito sa'yo. Baka hindi mo matanggap ang kondisyon mo. Sabi ng doktor na nagkaroon ka ng matinding brain damage kaya hindi mo maalala yung sarili mo. Amnesia ang tawag dito. Amnesia. Huwag kang mag-alala, hindi kita iiwan. Nandito lang ako, tutulungan kita para maalala mo ang lahat. Hindi kita iiwan. Nandito lang ako. Tulog ka muna. Pahinga ka muna. I believe na pinayagan mo si Rico to take a leave para hanapin ang asawa niya. Ano pang klaseng tactic ito? Well, obviously, you want him back. At gusto mo siyang agawin, right? Pero sa lahat naman ng mga agaw, ikaw tong willing na makihati. Says who? I don't get it. Kapag nahanap ni Rico si Maricar, magkakausap na yan, magkakaliwanagan, at magkakabalikan. And after all, mag-asawa naman sila at may anak. Well, look, Jenny. After everything that has happened, things will never be the same again. Ang relasyon, kapag nagkaroon na yan ng lamat, mahirap na yan buuin ulit. I should know. Yun ang nangyari sa amin ni Maricar. So you mean, you're not threatened at all if ever magkabalikan yung mag-asawa? Alam mo, kahit magkabalikan sila, the sin has been committed. The trust has been broken. Maghihiwalay din yung dalawang yan. Just give it some time. Basta, gusto kong maramdaman ni Rico na I'm just here for him. You know, like a shoulder to cry on. A standby mistress, in other words. Whatever. Basta gusto ko maramdaman ni Rico na mapagkakatiwalaan niya ako, maaasahan, makakapitan. Alam mo, natural lang naman sa tao na kumapit sa taong nasa tabi niya. Especially kung yun na lang ang natitira niyang pag-asa. This is the result for MRI. Okay, if you want to see and discuss the results, we can talk to the radiologist later. The images revealed a brain concussion resulting to memory loss. Patingin. Permanente ba to?
Alam naman ating mahirap about very rare amnesia. Temporary amnesia is very common though. But I would suggest na kailangan makita pa rin siya ng specialista. While there's no specific treatment for amnesia, there are techniques to enhance the memory. So magiging malaki pala yung pag-asa na bumalik yung alaala niya? Yes, you should not lose hope, no? Through rehab, psychotherapy, and support ng family, I believe mas magiging mabilis ang kanyang recovery. Of course, yun din naman ang gusto ko eh. Gusto ko lang kasi maging handa siya sa ibang mga posibilidad. Katulad ng kasong nabanggit mo sa akin. Psychogenic amnesia. Oh, yun, well, yun, there yun. Is such a treatment called reminders effect na kung saan pinapaalala na sa pasyente ang kanilang identity. Yun nakaraan nila. Hoping that this would trigger the memory. Like, you know, people, places, images that okay. That is just familiar to the patient. Okay. Like in her case, kung sakaling mapapakita na sa kanya ang kanyang mukha sa salamin, it would somehow remind her of her old self. Unfortunately, sa psychogenic amnesia, hindi ito mag-work. People suffering from it would just tend to admit the new identity because hindi nila ma-access yung previous memory nila. Okay? Well, if it's sa kanilang brain, yun ang tatanggapin nila. Really? Interesting. Paano muna bala kay Joanna? Nandiyan naman si Ate Mimi. Ngayon kapag nagtanong siya kung nasaan ako, sabihin mo na sa kanya na hinahanap ni Mami niya. Sige po. Naalala mo pa ba ako? Baby? Natatandaan ko po ang face niyo. Sabi ni Mami, dati daw po niya kayong best friend. Oo, totoo yun. Ano ginagawa ng babae niya dito? Ate Mimi. Huwag mo akong tawagin ate, hindi kita kapatid. Baby. Pasok ko muna. Yaya, may pasok mo si Joanna. Sige, baby. Nangangamusta lang naman po. Nangangamusta? O mag-aahas? Inahas mo na ang asawa ng kapatid ko, pati ba naman walang kamuwang-muwang na bata, eh gusto mong idamay sa pang-aahas mo? Dinadalaw ko lang naman ho yung mag-ama. Hoy, ako wala akong pakialam sa inyo ni Rico. Pero wag na wag mong lalapitan ang pamangkin ko! Sir, ire-ready na po natin si Ma'am para po malinis pong mga sugat niya. Sige, 5 minutes. Okay po, salamat. Kailangan isedate ka para palitan yung bandage mo. Masyadong masakit eh. So, yung procedure kailangan gawin under general anesthesia. Ano pang silbi nun? Eh, wala rin naman ako nararamdaman. Gagawin kong lahat, tutulungan kita para maibalik yung mga nakalimutan mo. Paano? Hindi ko nga alam kung sino ako. Doktor din ako. Cosmetic surgeon ako. Ako mismo magpa-perform ng reconstructive surgery mo. Gusto kong malaman ang mukha ko. Gusto kong makita ang mukha ko bago ako naging ganito. Sandali lang. Ano pang inaantay mo? Go home. Wait. Ano pang nagawa ko? Bakit ka ba nandito? Gusto mo ba akong sirain? What's your plan, Tessa? No, Rico. I just wanted to know if you were okay. I am not okay, Tessa. Not until I find my wife. I'm sorry. Alam mo, tama naman si Ate Mimi eh. This is all my fault. I feel so guilty sa mga nangyari. Just leave. Look, Rico. Gusto kong mahanap si Marigar. Whether you believe it or not, nag-aalala ko sa kanya. I want to find her. Actually, nag-hire ako ng private investigator to do the job. Rico, gusto kong makatulong. Tessa, we don't need your help. Gusto mo makatulong? Layuan mo ako! Layuan mong buong pamilya ko! Leave! Ito. Napakaganda mo. Ako yan? Oo, ikaw to.
gagawin ko ang lahat para ibalik ang dati mong anyo. Para ibalik ang lahat ng nasira sa'yo. Gagawin ko yung lahat. Pangako yan. Sabi ni Papa, pag-uwi na ganit sa Japan, papasalubungan niya ako ng maraming Hello Kitty. Sasabihin ko din kay Mami na pag-uwi niya, ibigay niya akong toys. Paano ako papabili? Eh, hindi mo naman alam kung nasa ng Mami mo. Nawawala kaya siya? Hindi ah, hindi nawawala si Mami. Masa siya, pero babalikan niya ako. Eh, kailan nga? Ang tagal naman kasi. Hindi ko na makakasama ang mama ko dahil nawawala ang mami mo. Hindi nga siya nawawala eh. Basta, wala ka ng mami. Pero, huwag mo lang aagawin ang mama ko. Joanna, Denden? Oh, Denden! Bakit umiiyak si Joanna? Anak, pinapunta kita dito galing sa probinsya para makipaglaro sa pinsan mo, hindi para awayin. Eh, gusto ko po kasi umuwi na tayo. Ayoko na po dito. Anak, hindi pa ako pwedeng sumama sa'yo, pabalik sa atin. Kasi di ba sabi ko sa'yo, dito muna ako, kailangan ako ni Joanna. Tapos, ako po, hindi mo na aalagaan. Sobrang namimiss ko na po kayo. Mama, iiwan mo na rin po ba ako kayo ng mami ni Joanna? Okay, anak. Ano ka ba? Hindi kita iiwan. Ba't naman kita iiwan? Huwag mo nga sabihin yan. Talaga po? Hindi ako mawawala ng mama? Hindi. Love na love kaya kita. I love you po, Mama. I love you din, mahal. Huwag mo na sasabihin yan, ha? Papaiyakin mo ako, eh. Apa. I love you. Mahal kita. Nasaan ka na ba, Mami? I really, really miss you. Promise ka kay mami mo, mag-good girl ka. Sabi mo, mag-aaral kang mabuti. Hindi ka mag-skip ng school. Di ba yun ang promise mo kay mami mo? Bakit po siya? She also promised me na hindi niya ako iiwan. Pero hindi naman niya tinupad yung promise niya. Hindi po ba ako namimiss niya, mami? Kasi po, miss na miss ko siya eh. Joanna, baby. Mommy misses you so much. Eh, bakit ayaw niya po umuwi dito? Is mommy mad at me? No, baby, of course mommy's not mad at you. Galit po ba si mommy sa'yo? I don't know. Pero kung galit man si Mami sa akin, I know that she loves me. She loves us, baby. Make her come home na, Daddy. I will, baby. I promise. Come here.
Hello? Hello, Mr. Santos. This is Jesse Santillan. Miss Tessa Soriano hired me to investigate about your missing wife. I already told her to stay away from us. Sabihin mo dyan sa boss mo na tigilan niya na kami. Importante yung sasabihin ko sa'yo. Tukol to sa misis mo. What about my wife? Alam mo kung nasan siya? Nakita na si Maricar? Ilang operasyon pa ba yung dadaanan ko? Kung mahinip, may babalik ko din ang dating ganda mo. Everything's perfect. Welcome back, Sophia. At magmula ngayon, tito ka titira ulit. Kasama ko, gaya ng dati. Isa lang ang sasabihin ko. Huwag mong pababayaan si Juan. Siya na lang ang natitirang alaala ng kapatid ko. Gagawin ko lahat para protektahan siya. Hindi pamilyar sa akin ang bahay na to. Kahit sa ang sulo ko igala ang mga mata ko, wala akong matandaan. Hindi ako papayag na mawala ka sa akin ulit. Hinding-hindi.